isang dating OFW sa kulungan ng bagsak. Matapos itong tanggapin niya or i-claim niya ang isang package na naglalaman ng droga. Hindi natin alam kung biktima lang din ba siya dahil bilang isang dating OFW ay alam naman niya siguro na nakikita ang droga sa mga scanning machine. Dahil ang nasabing package guys ay nanggaling pa sa California, USA. 8 kilo ng shabu na nagkakahalaga na mahigit sa 55 million pesos ang dumating nga sa Port of Clark mula sa Long Beach, California, USA noong December 17. Ang naturang shabu ay tinanggap o cleaning ng dating OFW na si Michael Florendo na taga Tresme Martires, Cavite. Kaya naman matapos na makatanggap ng impormasyon ng PDEA kaugnay sa kontrabando, agad silang nagsagawa ng operasyon. Nakuha sa suspect ang mga imported na shabu. Si Florendo ay nakakulong ngayon sa PDEA San Fernando, Pampanga at nakaharap sa kaso paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002. Ang nakapagtataka lang dito is paano ito na-send or na-travel papunta sa Pilipinas. Dahil unang-una guys ay dadaan muna ito sa mga scanning machine sa ibang bansa. Lalo na't mas mahigpit or mas high-tech ang mga scanning machine nila. Paano ba nakakalusot ang mga ganitong bagay, lalong-lalo na ang droga? Kaya guys, ang advice ko sa mga OFW na nagpo-forgood na sa Pilipinas na kapag may kinalaman sa droga or mga droga ang transaksyon ay wag na wag yung papasukin dahil walang asenso dyan at walang panghabang buhay na income dyan dahil sa kulungan at sa kulungan talaga ang babagsakan nyo. Kaya kapag may nagpapadala sa inyo, lalo na't wala kayong kasiguraduhan o wala kayong inaasahan na magsisend sa inyo ng package, ay huwag nyo na itong kunin o huwag nyo na itong tanggapin. Dahil kagaya kay kabayan guys sa dating OFW, hindi natin alam na baka biktima lang din siya o baka nagtitrade talaga siya ng droga.